Panginoon at tignayin ng kanyang anak. Purihin siya ay awitan at papurihan makailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan makailanman. Alam. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po'y ating ginugunita si Papa San Juan Pablo II, Pope John Paul II. Siya po ay isang Santo Papa na naging malapit sa ating mga Pilipino. A man of faith and prayer. A defender of human dignity. A champion of forgiveness and mercy. A missionary pope. Si Pope John Paul II, nakabisita po sa mahigit 120 na mga bansa. A witness to suffering in the later years. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong si San Juan Pablo II ay maging tagapangasiwa sa salita niya at gawa. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, tingapin mo at itaguyod ang iyong sambayanan kaysa ng iyong mga tagapangasiwang pinagkakatiwalaang manungkulan. At itaguyod ang pagtahak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Epeso. Mga kapatid, alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Noo'y nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus,
winakasan niya ang alita ng dalawang bayan, kapwa, pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa makatwid, hindi na kayo dayuhan o tagaibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saliga ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus at sa pamamagitan niya nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang po'y nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang po'y nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ng sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang po'y nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang maghahari yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang po'y nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang po'y nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manalangin walang humpay, samantalang inihintay si Jesus na pong mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na naabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang isang tagasunod ng ating Panginoon, laging handa. Parang Boy Scout. Laging handa. Sa anong paraan? Laging handa sa lahat ng pagkakataon. Ang pagsunod, ito'y araw-araw na gawain. Kapag araw-araw mong ginagawa ang pagsunod sa Panginoon, anumang oras dumating ang Panginoon, ikaw ay daratnan ng Panginoon na handa. Kayo ba'y kailan huling nakapagkumpisal? Bukod sa pagsimba nyo ngayon, kailan kayo huling nagsimba? Napatawad na ba ninyo ang inyong mga kaaway? Nakausap na ba ninyo ang inyong katampuhan? Ito, mga kapatid, ang higit na mahalaga bilang paghahanda. At sa ating ebanghelyo, mga kapatid, tayo ay pinaaalalahanan ni Jesus na maging handa tulad ng lingkod na naghihintay sa pagbalik ng kanyang Panginoon mula sa kasalan. Ang lingkod pong ito ay gising at alerto upang sa sandaling dumating ang kanyang Panginoon at kumatok, agad niyang mabubuksan. Paghahanda at pagiging tapat ang ating pagninilayan, mga kapatid. Hindi lamang ng lingkod, hindi alam kasi ng servant, kailan kaya darating ang master. Ngunit, sinisigurado niyang lagi siyang handa. Ganyan din po ang ating buhay Kristiyano. Hindi natin alam kung kailan tayo haharap sa Panginoon. Ngunit, sa bawat araw, tayo'y inaanyayahang maging handa sa pamamagitan ng ating gawa at pananampalataya. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, handa ba kayo? Nakapagkumpisal? Nakasimba? Natanggap ang katawan ni Kristo? Nakapagpatawad? Nakausap ang mga taong hindi kinakausap? Sapagat ang paghahanda ay hindi lamang sa panlabas, kundi pati na rin sa panloob. Yung ating kaluluwa, dapat laging bukas sa grasya ng Diyos. Dapat ba tayo sa panalangin, sa sakripisyo, sa pagmamahal sa kapwa, sa pagpapatawad sa iyong kaibigan? Patuloy ba tayong naghahanda sa ating pakipag-ugnayan sa Diyos? Yung pong pagpapala ng handa, ito po isang maganda sapagkat, mga kapatid, yung pagpapala ng mga handa, isang maganda at nakakagulat na bahagi ng talinhagang ito, yung sinabi ni Jesus, mapalad ang mga lingkod na madadat ng handa sa kanilang Panginoon. Kapag natagpuan tayong handa, ang gantimpala ay ang kagalakan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, handa ka na ba? Handa ka na ba sa anumang oras na pagdating ng ating Panginoon?
madalas tayong nagiging abala. Madalas tayong nakakalimot sa Panginoon. Kaya po ngayon ay hinahamon tayo ng ating ebanghelyo, magsikap na maging alerto at handa. Not just physical, but spiritual. Ang hamon po sa atin ay hindi lang paghahanda, kundi ang paggawa ng tama. Ngayon pa lang, sa araw-araw. Hindi lamang handa, kundi tapat. Handa at tapat. Ito'y nangangahulugang pagiging tapat sa maliliit na bagay sa iyong ginagawa sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa iyong komunidad, na may puso ka at intensyon na gumawa ng mabuti. At mga kapatid, sa bandang huli, tayo tinatawag ng Panginoon na maging handa sapagkat hindi natin alam ang oras ng kanyang pagbabalik. Nawa ay lagi tayong maging tapat at handa sa ating pang-araw-araw na buhay. Masasabi natin na kahit kailanman siya dumating, madaratnan ng Panginoon na tayo ay handa. Marami po na mga kakilala tayo, masasabi natin, bigla na lamang kinuha, biglang sabihin nating nalagutan ng hininga nang hindi naging handa. Wala naman talaga po makakapagsabi kung kailan. Subalit, ang bawat araw ay ituring nating mahalagang okasyon upang tayo ay maging handa at tapat sa Panginoon. Cherish every moment. Life is short. Spend time wisely with the Lord. Spend time wisely by loving your family. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagtanggap ng biyaya ng pananampalataya, tinatawag tayo upang maging masunurin, magkaroon ng pag-asa at maging handang salubungin si Kristo sa anumang oras. Ipanalangin natin ang ating mga kapwa ng may pananalig. Ang ating itutugon, basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pare, naway tapat na maglingkod sa kalipunan ng mga sumasampalataya ng may kasipagan at dedikasyon. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong paglilingkod sa araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Matutunawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroon tayo at sumaksi sa pamumuhay ng may pag-asa bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Iyong mga dumaranas ng pagsubok sa buhay, naway patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang mga tapat na yumaon naway, magdiwang sa sinag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Walang hanggang Ama, hindi namin alam ang araw ni ang oras kung kailan magbabalik ang iyong anak upang kami ay hatulan. Tingnan mo ang aming mga panalangin bilang tanda ng aming pananampalataya sa kanyang pagdating. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
iyong tinapay at alak na muna sa'yo muling iyain sa kabutihan mo. Punin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ngayong ginugunita ang iyong mga banal, umaasa kami na sa iyong pagtangkilik ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwawaksi. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Pablo ikalawa ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kasama si San Juan Pablo Ikalawa, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo.
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sanctify me, Body of Christ. Save me, water from the side of Christ. Wash me, Passion of Christ. Make me strength. Jesus, hide me in thy words that I may never leave your side. From all evil that surrounds me, defend me. When the call of death arrives, bid me come to thee that I may praise thee with thy saints forever. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan, at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation mamaya sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan na may temang Devoted to Disciples. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Vicente Gabriel Bautista, Vice Rector, Manila Cathedral. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalab, sapagkat puspos nito si San Juan Pablo Ikalawa sa kanyang pagganap ng paglilingkod. Sasambayanin mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ng Jesus Nazareno,
inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Pasbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, tinitinuro namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranghal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranghal amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.